Chicken adobo sa gatas. So, ayan guys, oh. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Lia, ang inyong kasisi at kabro-bro. So, ayan, welcome back sa ating Kukilela Episode 2. Sa ating Episode 2, magluluto ako ng, nakita niyo naman sa thumbnail o nakita niyo sa title o nakita niyo sa una na magluluto ako ng chicken adobo sa gata. Ayan, chicken adobo sa gata. So, papakita ko kung ano-ano mga kailangan natin para sa chicken adobo sa gata. Eto. Bago natin ito iluto, guys, kailangan muna natin i-marinate itong ating manok. So, ang lagyan na natin ang brown sugar sa soy sauce. Ayan, naluin natin. Haloy mabuti hanggang sa matunaw ang ating sugar. Pag okay na siya, ilagay na natin sa ating chicken. Ayan. Tantsa-tantsa lang muna tayo, guys, ha? So, haluin natin para perfect. And then, lagyan natin, guys, itong ating pamintang buo. At yung kalahati ng bawang, ilalagay natin. Pero yung kalahati, dyan lang. Kasi, igigisa natin mamaya yung kalahati ng garlic natin. Ayan. So, haluin ulit natin, guys. Hayaan natin siyang i-marinate ng kahit at least 1 hour or kalating oras. Tulad sa episode 1 dun sa carbonara, ala Tuna Lia, so mas maraming scene o mas maraming eksena ang mangyayari sa pagluluto. So mamaya, doon na tayo magpo-focus sa kawali, sa ating paglulutuan, para naman perfect na tayo. So sundin nyo lang kung gustong gayahin nyo to. So eto na guys, let's get started! Dahil mainit na ang oil, ilagay na natin ang garlic. Ito yung natirang garlic kanina. Purahin natin, guys. Next is ginger. Next is yung onion. Dahil napula na ang ating mga bawang, sibuyas at luya, ilagay na natin ang chicken. So, hinangon ko siya at niwalay ko yung mga sauce na nilagay ko dyan kanina. Anyway, gagamit pa rin natin mamaya yan. Ilagay na natin yung chicken.
Iyan lang muna natin siya maluto ng ilang minuto. Naritinig natin na kumukulo na siya, guys. So, pwede natin ilagay ang daon ng laurel. Ayan, ilagay natin ang daon ng laurel para lasang lasa. Haluin ulit natin, baka manikit. Oh, amoy na amoy ko. Sarap, guys. Puntong ito, guys. Maaari na natin isama yung natirang sauce dun sa pinagmarinate ko kanina. Ayan. Para perfect. So, haluin na muna natin, guys. And then, guys, saman natin yung suka. Hayaan lang ulit natin kumulo ng ilang minuto. Remember, guys, na kapag nilagay ang suka, huwag muna natin haluin kasi maaari siyang pumait. Ha? So, maya-maya natin siya haluin. Kapag medyo kumulo-kumulo na siya, ha? Takpan muna natin. So, habang nagpapakulo tayo, guys, ng ating manok para lumambot siya, pwede na natin timplahin ang ating gata. So, itong gagamitin ko, Fiesta coconut milk powder. Mas gusto ko siya kaysa sa ibang mga coconut milk, eh. So, ang ipanghahalo natin dito, guys, hindi lang basta tubig. Kailangan is yung mainit na tubig para matunaw siya at madaling haluin. So, tansya-tansya muna, guys. Haluin natin. Bali, guys, itong coconut gata na to, ito ang ating gagawing sabaw sa ating adobo. Dahil natin ko na siyang kumukulo, haluin na, pwede na siyang haluin. Ayan, pwede na. At sa puntong ito, guys, pwede na natin ilagay ang ating special sa ating recipe ngayon. Ito ay ang gata! Ayan. So, yun ang magiging sabaw natin, guys. Haluin natin. Bali, itong gata na ang magiging sabaw natin. Hindi natin siya sasabawan. At maya-maya lang ay pwede na natin siyang timplahan. Kung ano may yung kulang sa lasa niya, idadagdag natin, guys. So, again and again, hayaan na natin muna siyang kumulo ulit. At dahil kumukulo na siya, tingnan natin kung ano nangyari. Oh my God! I love it! So, sa puntong to, guys, lagi na lang may binatog sa background music ko. Sa puntong to, guys, tinikman ko siya and okay na yung buong lasa niya. At feel ko, kulang lang siya sa alat, kaya lagyan na natin siya ng salt. Tansyahin nyo lang, guys, sa alat na gusto nyo. Ayan. Palambutin lang natin, palambutin muna yung manok at pwede nang hanguin yan. Pero kung gusto nyo tuyo na tuyo at ayaw nyo masabaw, pwede nyo pa dagdagan pa ng konting minuto sa pagluluto. Pero kung gusto nyo masabaw na ganyan, pwede nang hanguin. And sa lagay ng aking niluluto ngayon, medyo lulutuin ko po siya ng konti. Dahil nilagyan ko siya ng salt. Guys, hindi sa akin uso yung mga MSG or yung bitchin. Ayoko nang ganun kasi may dalang sakit yun, eh. Kaya nga tayo gumagamit ng mga sibuyas, garlic, mga ayan, laurel. Yan ang magpapalasa sa atin. Hindi yung lagi tayong umaasa sa mga bitchin, sa mga MSG na yan na sakit sa puso lang ang aabuti natin. Dapat, guys, matuto tayong gumawa ng sarili nating lasa. Hindi tayong umaasa sa mga kung anong mga chenilin chororot na mga bitchin na yan. So again, pakuloan po natin siya ng konti pa and pwede na siyang lamin. Anyway, guys, kapag hindi pa malambot yung manok, pakuloan lang natin siya ng pakuloan.
So, pag malambot na, kung gusto mo na yung ganung tigas o ganun na lambot, nasa sayo na kung gusto mo nang hanguin o hindi. Sa akin niluluto, konti pa. Pero mukhang malambot naman na siya, kaya medyo konti pa para maluto na talaga siya, ha? And done! So, ayan na guys, ang ating chicken adobo sa gata. Luto na guys ang ating chicken adobo sa gata. Ulit, chicken adobo sa gata. So, ayan guys, oh. Sarap. So, kailangan natin ng rice. Dahil, titikman na natin siya. So, gusto ko masabaw siya. And, lagyan natin. Sabaw yung aking kanin. Ayan. Nalagay ko siya ng chicken para perfect ang ating labanan. Ayan. Tignan natin. Gugutom na ako, guys. Tamang-tama. Pa ako nananghalian. Gugutom na ako, guys. Look. So, wala akong tinidro kasi kailangan kong hawakan tong plato dahil mababa yung lamesa ko. Tamang-tama lang yung lambot nung baboy. Ay, baboy. Nung chicken. So, sa gutom ko, hindi na ako magkanda isip ng matino. So, eto na, guys. Guys, ang sarap. First time ko magluto ng mga gantong, ng ulam na ganito. Oh my God. Ang sarap. Itagin natin sa sabaw. Ang sarap pala ng chicken adobo. Kain guys, kain. OMG guys. Ang sarap. Ay. Sorry. Kamayin na natin. Hindi na ako makapagtimpe. Lambot tong manok, ha? Ito na naman tayo sa tuwing magtitaste. Tapos ako naman niluluto ko. Yun pa sa pwesa ko. Ganun talaga pa nagluluto. Ang init lagi. Sarap, guys. I love it. Bago pa ako malobat at bago ko maubos ng kinakain na to, magpapalam na ako guys. Thank you for watching. At kung bago ulit sa akin channel, ako po ulit si Miss Lia. Kung lagi siya sa at mag-subscribe na po kayo sa akin channel, pakiclick nyo na po ang ring bell button para po notified kayo sa mga in-upload kong bagong video. At kung may request kayo na mga gusto nyo ipaluto sa akin, comment down below lang at susubukan kong lutuin ang inyong request. So guys, again and again, ang sarap, sarap.